Patuloy na pangkalatang linya ang demokratikong revolusyon ng bayan sa pamamagitan ng matagalang tigmang bayan. Tugon ito sa malakolonyal at malapyudal na nagkaharing sistema na nananatili. Gayunpaman, magmula sa Kongreso ng muling pagtatatag ng partido, marami nang iniluwal na mga pagsusuri at pahayak ng posisyon para lalo pang linawin ang linya at isulong ang pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya. Ginapin natin ang pasistang diktadura ni Marcos at patuloy na linalabanan natin ang nagaharing sistema ng malalaking komprador, sendero at bulok na opisyal. Itaguyod at isulong ang teorya at praktika ng Marxismo, Leninismo, Maoismo. Ang pananaw, paninindigan at pamamaraan ng materialistang dialektika, ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas bilang abanteng destakamento ng proletariado. Ang pangkalahatang linya ng demokratikong revolusyon ng bayan, ang estratehikong linya ng matagalang digmang bayan, ang pagpapalakas ng bagong hukbong bayan at nagkakaisang hanay bilang mga sandata ng revolusyon, ang linyang pangmasa sa lahat ng gawain, ang prinsipyo ng demokratiko sentralismo sa pagbubuo at pagpapatakbo ng partido, ang internasyonalismong proletaryo at pagtungo sa direksyon ng sosyalismo at komunismo. Araw-araw na ginagawa ko ang pagbabasa at pag-aaral sa mga ulat, balita at libro, pagsagot sa mga liham at ulat, pagatupak sa gawaing bahay, paglilibang sa sarili sa pamamagitan ng pag-awit, panonood sa TV at kwentuhan, at pahinga ng 6 o 7 oras. Sa 5 araw at oras, pumupunta ako sa mga nakatakdang mga pulong hinggil sa gawain, kolektibong pag-aaral at pag-organisa. Sa 5 araw at oras, nagsusulat ako ng payag sa mahalagang issue at mga hiniling na mensahe at talumpate. Kung magsulat ako ng aklat na hindi koleksyon ng mga artikulo, nangangalangan ako ng 3 buwan, pero hindi ako laging nakaupo. Linilibang ko pa rin ang sarili at sumasama pa rin ako paminsan-minsan sa mga meeting, salo-salo at kwentuhan.